Hi guys, welcome back to another informative video where we discuss things about saving, investing, stock market, and a lot of practical tips that you can use to improve your way of living. I guess you guys enjoy the video that I uploaded regarding some of the biggest waste of money na tingin ko applicable din dun sa mga taong matipid at budgetarian katulad ko. So I'm having a part 2. So in today's video, I'll share again the 6 biggest waste of money. So these are the 6 additional so that you guys also commented na na-miss out ko rin. So may idadami pa pala yung mga waste of money na pwede natin na matutunan today. So yun yung pag-uusapan natin. Number 1 would be haircut. Tingin ko nasabi ko na rin to dun sa mga ibang videos na na-upload ko that I cut my own hair. Yes, hindi ako nagpapa-salon. Meron kaming magandang scissor, but I guess you have to spend quality scissors. You can check out Lazada or sa Handyman. Maraming mga stores or hardware na pwede nyong pagbila ng magandang gunting. So luckily, meron kami ditong dalawang magandang gunting. That's what I do to cut my hair. And then, ginagawa ko, pinapantay ko lang yung gupit. Tapos sa ends, yung ginaganon mo, I get a smaller scissors, tapos gugupitin ko yung ends niya para lang magkaroon ng layer. I also don't do chemicals in my hair because I have very sensitive skin. Few years back, ginawa ko, nagsama ako dun sa friend ko, kay Alisa, which nakilala niyo naman na sa mga videos na in-upload ko. Tapos, grabe, na-irritate talaga yung mukha ko. Tapos, we have to go home early because natatakot na rin si Alisa sa reaction niya sa mukha ko. Pantal all over my face. Parang nagpaano kami noon, nagpa-hairs pa kami. Plus, hindi ko alam anong tawag doon. Basta may mga chemical, maraming rounds of chemical na ginawa doon sa hair. Kumanda naman yung buhok, pero ilang days ko rin in-endure yung rashes tsaka yung pamumula at pantal sa mukha ko. Ganon katindi. Pero si Elisa, signature ano niya na kasi yun, salon. So, tiwala ako. Talagang sensitive lang yung skin ko. From then on, never na ako nagpagupit. Because I have sensitive skin. At medyo mahal din naman magpagupit. So ako, I cut my own hair. But if you think it's not a big waste of money for you, then go ahead. Ang mahal kaya ngayon magpagupit. Ang dami naman tutorial sa Facebook at saka sa YouTube. Ako lang naman yun. It's just me. Next would be in-app games. Oh my, lagi ako ditong mapapahamak sa in-app games. Hindi na nga lang in-app games eh. Pati yung accidentally mong na-enroll yung card mo sa Play Store at sa Apple Store, tapos nag-auto-deduct siya. 3 times na to nangyari sa akin. 1 sa Cam Scanner, 2 sa Instagram, Insta app, basta ganun. It's an application on Instagram that you can detect your analytics. Kasi diba, I have my IG shop. Nagbebenta ako ng mga items from abroad. So, sabi ko, wait nga lang, hanap ako ng tools. Nag-auto-deduct siya agad sa GCash. Lukang-luka ako. And that's how much? 269 pesos. Yung 269, pang ano na rin yun eh. Pang parking, ano na rin yun eh. Bayad eh. Hinayang na hinayang ako. So, not just in-app games, pati yung aksidente mong na-enroll, yung sa payment methods mo, yung cards mo, yung e-payments channels mo, grabe, nakakaloka. So, my tip, get a card na hindi na siya gagamit, but still working, yung validity. Diba sa cards natin, may validity doon, yung valid through 2024, 2025. Pili ka ng hindi na siya nagagamit. Usually sa payroll ko to nagagawa eh. Hindi kasi sa amin sinisecure yung mga payroll na card. So what I do, yun yung ine-enroll ko. Basta ha, within the validity, para hindi ka ma-auto-charge. Kasi diba, before you download an app, you wanna experience. Pero may mga tricky questions na gano'n na would end up you paying the application before downloading. Yung iba naman, sa mismong games. Maano rin ako dito. Guilty rin ako kasi medyo mahilig talaga ako maglaro ang OA ko minsan. Lalo kapag na-addict na talaga ako sa laro. To sabi ko, hindi ako makapag-level up unless mabili ko to. So yun, for me, it's also a big waste of money. Pero mas malala talaga yung hindi mo naman intention na bilhin. You just wanna try it out. Pero there are tricky interface in the applications that made you subscribe to it without you knowing or without you wanting to really subscribe. Gusto mo lang i-try out. So ingat dun. Ako, guilty ako dyan. Next, fees. Sa credit card, sa kahit saan, fees. I try to waive it. I look for ways para i-waive siya.
Because whenever I look at it, I am already using the service. And if there's a way for me to waive it, gagawin ko. Yan, yung mga annual fees na ako. Bali, taktakan ako niyan sa phone. Hanggang sa umabot ako sa manager, di ako titigil. So, in my account, kasi diba sa call center, may mga accounts yan na nililista. They would know what you really want. So, dahil makulit ka and you're pushing for it, and lagi ako may dahilan because I spend my credit card. I am a great spender of credit card. I believe in credit cards. So, kapag sa mga fees, I try to make sure na hindi ako makaka-incurred ng fees. Also, to those people na gumagamit din ng cards at other platforms na may mga fees, make sure nyo rin na to check it before actually using it para alam nyo yung pwedeng ma-incurred na fee and how to get away with it. In these platforms and providers of credit cards, what they wanted is for you to use their cards from time to time because they earn and there's high chance for you skipping your payment. So, kung ikaw ayaw mo ng mga ganong fees, mga interest, pay on time and make sure that you know what you're subscribing to para hindi naman ikaw mapahamak sa huli. So that's what I can recommend. But in those cases na magiging ganon yung situation mo, for me, it's really a big waste of money. Lalo na, uy, nalimutan ko. Kahit yung mga 35 pesos na ganyan, for me, 35 pesos is still a big amount. Kasi nga 30 pesos nga parking, yun na lang lagi kong benchmark kapag parking, sayang. Anyway, next, trendy outfits. There was even a time din naman na I like buying outfits based on what's trending. Maybe this is pre-pandemic kasi everyone's going out. Whenever you go to the office, you would want to show off. Di ba may mga ganon? So, ang ginagawa ko after kung nahuli na yung style na gusto ko, because I feel like there's always a leeway eh. Pagdadaanan mo talaga yun, you don't know what you want. Now, alam ko na yung style ko eh. I'm more on the neutral colors, those that I can mix and match well. Tapos, I go for pieces that I can wear over time. Lalo na, as we get old, minsan, hindi na natin kaya mag-isip na, uy, ano kayang trendy ngayon? You'll just grab whatever you have in your cabinet as yun ay susuotin mo. So, I guess for those people watching this na mahilig din sa trendy outfits, pagdadaanan mo rin talaga yun. But once you know your style, are you more on the retro, classic, do you want to go minimalist? Ako kasi I feel like I'm a combination of minimalist and syempre classic wears. Yun talaga nagre-resonate yung style ko. So sa Pinterest tsaka sa Instagram ko, I tend to follow influencers na same style din. What I really don't like sa trend ngayon na pinagtatawanan ako ng mga friends ko would be crop top. Never talaga sa akin bumagay ang crop top. Siguro yung katawan ko hindi siya proportioned for crop top. Just nasa mall kami the other day. Sabi ko, ano ba yan? Lahat na lang crop top. Alam mo, gusto ko talaga tong damit na to. Pero kung mas mahaba lang to, mas bibilin ko to. Kasi all of the items that you'll see in the malls, bakit ganun? Halos lahat crop top. So sabi lang ng friend ko, girl, hindi na tayo market. Hindi tayong market niyan. Tapos tawa kami ng tawa kasi totoo. Kasi hindi na nga tayo yung market for that. But diba natin nung bata tayo, parang lahat ng bagay sa mall, bagay sa atin kasi tayo yung market nun. So yun, I don't buy trendy outfits anymore. I really love to scroll through Shopee. Grabe talaga ang Shopee life na parang ako, I really enjoy scrolling through Shopee just to feed that gap or that hole na parang gusto mong bumili but it's not conducive for you because where will you use that? Right? So yun. Next would be cell phone cases. Oh my. Okay. Whenever I buy new items, I go to parang pa cyber zone na madaming mga bilihan. And I look for dark colors na talaga. So my iPad is dark blue. This phone naman is dark blue din. Ayan siya. Ano? Kung ano to, hindi ko na to papalitan. Forever na to. Unless siguro masira siya ng bonggang sira. Pero this is what I'll be using for the next couple of months and years. Ganun talaga ako. Basta may item akong binili, paninindigan ko na yun na siya. So, eto, shockproof to. So, I always look for shockproof. Tsaka, ayoko yung mahirap tanggalin. I would always divert and go to pieces, lalo na sa cellphone cases. Yung pieces na madaling matanggal, ayoko yung hirap na hirap akong tanggalin kasi ang tendency nun baka masira yung phone. So, eto namang new vlogging phone ko. Pag may free,
yun na yung gagamitin ko. Wala nang palitan, di ba? Unless magkulay yellow na lang siya, dun ko na lang siya papalitan kapag mukha na ang dugyot-dugyot, ganyan. Yung dati kong company phone, ganun yung nangyari. Pero dahil bago naman yung phone, so okay lang. I guess napapansin nyo yun kapag nagbi-mirror selfie, akong dumi-dumi na talaga ng case. Pero go lang, di ba? Kasi, ewan ko, ang dami talaga nakikita, ang dami mini cellphone case. Yung mga dati kong phones na tumatagal sa akin 3 to 4 years, isa-dalawa lang yung ano, yung cases. Kaya lang din ako bumibili ng isa pang case kasi nasira na talaga siya. So yun, I don't buy that anymore. And lastly, home decor. Nanay ko mahilig dito. Ako hinayang na hinayang eh. She has a big pile of box na puno lang yun ng home decor simula pa ng pagkabata namin. That's why when I am trying to revision my house, yung gagawin ko sa aking bahay, I wanna get pieces that would last me a long time, that I can pass on to my kids. So every time now na nag-decide ako what to buy or the placements of specific furnitures, I wanna make it more, ano ba, classic lang. And if I'm going to spend on furnitures, ganyan, alam ko na maipapasa ko din sa mga anak ko. But the decor, ayoko yung ano, ayoko yung madami. Parang I wanted to be a I guess it also comes with taste and preference. Pero for me, as a budgetarian and talagang mahilig na magtipid na tao, parang ayoko lang yung gano'n na feeling ko masasayang yung pera ko kapag bumili ako ng mga items. Like yung sa mother ko, ang dami niyang vase na hindi naman na napupunasan, plates that up until this date, hindi niya pa binubuksan. So, siya-syaga kami sa mga plastic, ganyan. If you buy something, make sure that it's long-lasting and gagamitin mo. Don't buy something just for the sake of displaying it. It should have a purpose. Kasi the more that you condition yourself that way, mas mapapalesen yung chances of you buying things na hindi mo naman kailangan. And that's what I want to establish when I finally have my own house. So, siguro 1 to 2 years yung tinitignan ko because I cannot spend that much right away sa isang bagsakan lang kasi syempre ang dami ko pang bills na babayaran. So, I'll definitely vlog that. Pero ako, wag sanang ganun. Wag sana yung tipong, uy, kailangan ko yung mga flower vase na, ay, naku, pagkadami-dami. Ayoko. Quality na yung bibilin ko kahit mahal, pero yun yung gusto ko, yun yung quality at mapapass on ko sa anak ko. Ayoko yung bibili ng hindi mapapakinabangan ng matagal. So yun, those are my 6 biggest waste of money, part 2. Kung gusto mo na part 1 balikan, pwede mong puntahan yung video na in-upload ko before. So yun, I hope you guys enjoy the video and please don't forget to subscribe. Thank you so much for 5k subs. I did not expect this. You guys, your support makes me wanna upload more. Alam ko medyo nasusuyan na kayo sa daily uploads ko, but I want you to understand me better at yung mga principles ko in life. Baka may makuha ka or mapulot ka for yourself. So yun, I hope you guys enjoy the video. See you in my next one. Bye!